So we're here at Nike store. We're checking out some shoes. I don't know if they have some ones, but I got the one that I can see right now is low. So they got a lot of things happening on it, but it's a nice stitching on here on the inside. Even the laser in here. Really? The applique on it. Yeah. It's very nice. Oh, look at that texture. Yeah. See it? It's a nice, it's almost like an applique. Yeah, but look at this one. That's a nice weave there. Nice material used. Yeah, it's like, is this a New Year collab? I think so. Very artistic. Yeah, but the five, change the color five and I'll take it. I have no idea why. A lot of people doesn't like. You're gonna make it too busy. 30, this 35? No. This one is. It's no, it's I like the gray, but then the other colors are not working. It's not. The only good with these shoes, this one. The back. I'm not really liking it. Huh? That part I don't really like. Yeah, but I don't know. This part I like. This is very fun, but then it comes to here and here. Yeah. It dies out. But you know what? It's light. It's light, like 34. Yeah, but the problem with this one, nobody wants this color. I'm not liking it. Yeah. It's kind of dead, this color. Yeah. What's up guys? I'm here again to do a sneaker review. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-review ng sneakers. So, marami nagtatanong bakit hindi daw ako nagre-review dahil nga siguro wala na akong pabili. Hindi sa ganun kasi nga, ang problema ngayon dito sa Canada, ang hirap makakuha ng mga Jordan sneakers. Lalo na yung mga Jordan 1. Low, mid, and high, ang hirap. So kung meron man silang nilalabas, kumisan makikita mo lang siya sa Nike store at wala siya sa Champs, Foot Locker, Foot Action, wala siya doon. So, guys, bakit nagkakaganon? Maybe siguro dahil sa pandemic na nangyayari ngayon sa buong mundo, siguro yung supply ng mga product, example ng sneakers, hirap makapunta sa destination nila. So katulad dito sa Canada ngayon, ang hirap talaga, guys. And also, tinry ko rin na mag-online sa Foot Lockers, pero hindi sila nag-ship ngayon dito sa Canada or internationally, kundi lang sa US lang pwede. So guys, before ko ipakikita sa inyo yung sneakers na i-review natin, nakakuha din ako ng mga item galing sa Foot Lockers. Kasi nga naghanap ako ng sneakers, so hindi sneakers na nakuha ko sa Foot Lockers. Pakikita ko sa inyo kung anong mga to. So yung una na nakuha ko, guys. So guys, ito yung shirt na nakuha ko sa Foot Lockers. Regular price nito guys is $42, pero half price sila ngayon. So nakuha ko lang siya ng $21. So ito yung Jumpman t-shirt na ang ganda ng pagkakagawa. So ito yung isang nakuha ko sa Foot Lockers. So pakikita ko pa rin sa inyo yung isa pa. So guys, alam naman ninyo na nagkukulak din ako ng mga Funko Pop. So, pag may nakita ako na interesting, kinukuha ko kagad. Lalo na tong susunod na item na pakikita ko sa inyo, hirap na hirap akong makahanap ito sa mga iba't ibang store na ganitong klaseng pop. So, pakikita ko sa inyo guys. Si Michael Jordan. Kaya ako sinabi guys na napakahirap makahanap ng ganitong klaseng pop. Kasi nga yung ibang store walang mga ganitong klaseng item. So meron akong nakuha nun, iisa lang, galing ito sa EB Games. Pero guys, napakatagal kong hinanap itong klaseng pop. So pakikita ko sa inyo guys yung galing sa EB Games. So ito yung guys, ang... So ito yung guys, ito yung una kong nakuhang Michael Jordan na pop
galing to sa EB Games na 10 inch. Ito yung unang-una kong nabili. Then, ito ngang pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung naka-uniform din siya, pero naka-ano siya at tinatawag dito warm-up uniform. O yung naka-sweater and naka-jogging pants. Pero suit-suit pa rin niya yung Jordan 11. So guys, sa kagandahan nito, sa Foot Lockers nyo lang makikita itong ganitong klaseng pop. Exclusive. Nandiyan yung sticker niya sa harap. So guys, ito galing sa EB Games. Ito galing sa Foot Lockers. Mahirap makahanap ng mga pop ni Michael Jordan. Kasi nga, nagkakaubusan. Lahat yata ng mga nangungulekta, gustong-gusto nila yung Michael Jordan na Funko Pop. Ito, galing ito sa Nike Store. Ayan yung bag niya. So guys, here's the bag. Just do it. So, sana natin. So guys, here's the box ng sneakers na i-review natin. Andiyan yung Jordan Jumpman logo. So guys, ito yung tinatawag nilang Jordan 1 Low SE Black Cyber. So guys, ano pa bang masasabi natin sa Jordan 1? Basta Jordan 1, alam naman natin sa quality at saka sa design, napakaganda talaga na Jordan 1. It doesn't matter kung low man to, mid or high. Nakuha talaga nila yung taste ng mga consumer. So guys, itong sneakers na to, gumamit lang ng tatlong klaseng kulay. Yung white, black, at saka itong yellow-green. So guys, yung material ng sapatos na to, hindi to nagkakalayo sa mga Jordan 1 na nakikita natin. Pine leather ang ginamit. Hindi to premium leather guys. Iba talaga yung premium leather. Kasi premium leather is makapal at saka malambot. Hindi tulad nitong fine leather na to, may pagka-synthetic ang dating eh. Yun na lang sa akin guys ha. I-correct na lang ninyo ako sa comment kung tama ba or mali. Ang nakikita ko lang, para synthetic yung materials na ginamit. Hindi sa lahat, kundi yung ibang parts tulad nitong swoosh at saka itong black na layout niya. Parang synthetic ang ginamit na material. Pero yung white is leather. And then yung sa likod, ito yung gusto ko. Suede ito guys. Hindi siya parang brass suede or yung mataas masyado yung tela. Mataas masyado yung pagkaka-suede niya. No, hindi rin ito masyadong fine. Tamang-tama lang. And then sa likod, ewan ko kung nakikita nyo guys, yung wing logo ni Michael Jordan. Yan ang problema. Yan ang ayaw ko. Hope they make it black or white yung logo. Kasi hindi nakikita. Kaya sayang eh. Ito yung isang hindi ko nagustuhan sa sapatos na to. Pero hindi ko na pwedeng sabihin na lahat gusto ko. Kailangan ko rin sabihin kung hindi ko gusto yung isang part ng sneakers. So, sa akin ngayon, ito yung logo. Kailangan binago nila yung kulay. And also guys, yung tongue, makikita nyo yung Jumpman logo. And then yung number 23. And yung tongue niya guys is made of nylon. And then sa loob, may support siya na foam. So, ibig sabihin kapag nylon ang ginamit nila, malambot. So, mas komportable sa paa. And also guys, yung kulay ng shoelace is yellow-green. So, kung ayaw naman ninyo ng yellow-green, meron siyang additional dito na black shoelace. So, pwede nyo gamitin din ito para kung hindi nyo type itong klaseng kulay. So, meron kayong option. So, sa loob, makikita nyo yung Jumpman logo. In between ng midsole at saka ng outsole, nandun yung airsole unit. So, matagal lang ginagamit ito ng Nike eh. Nagustuhan naman natin lahat, kaya hindi na nila binago. Ang nangyari nga lang, ginawa pa nila ng mas maganda yung air unit niya para maging komportable yung mga paa natin. So, guys, yung outsole naman niya, so, pag ito, pag umapak ka sa dirt or anything na malikabok, good luck! Maruming marumi na to.
And also guys, yung size pala nito, ang size ng paa ko is 10.5. Pero kapag nagsuot ako ng mid at or high na Jordan 1, gumagamit ako ng 11.5 na sneakers. Pero dito sa Jordan 1 low, komportable na yung paa ko sa 11. Dito sa Jordan 1 low, hindi ko masyadong tinaasan yung adjustment ng paa ko. Kasi nga, nung sinuot ko to, naging komportable naman yung paa ko sa 11. So kung pag-uusapan naman yung price, sulit na yung 135 mo guys sa ganitong klaseng sapatos. Hindi pala to US dollars, Canadian dollar. So ang pagkakalam ko sa US is $100 itong ganitong klaseng sapatos. Pero kung may makita kayong mid, magkano lang naman ang diferensya? 135 ang mid is 155. Kuha na kayo ng mid. Pero kung kukuha ka naman ng high, eh masyadong napakamahal nun. Nasa 225 ang starting price ng mga OG or high. So guys, sulit na yung pera mo dito sa Jordan 1 Low SE Black Cyber. And guys, gusto ko rin kayong pasalamatan sa pag-support ninyo sa channel ko at panonood ng mga video ko. So guys, sana nag-enjoy kayo sa pag-review natin ng Jordan sneaker ngayon. And also guys, always stay safe. So guys, till next time!